Hello guys, welcome back to my channel Mark Jude TV. Ngayon po, i-explain ko po sa inyo kung ano yung tinatawag na drilling. Itong napuntahan ko talagang may drilling dito. So, isa din ako sa nagtatrabaho ng drilling. So, maraming klase ang drilling. Tinatawag nila may oil, tsaka tubig, tsaka meron pang mga iba't iba katulad ng mga diesel. So, ngayon, i-explain ko po sa inyo. Ito'y sa tubig po. Itong drilling na to. So, kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe. Pindot na po yung subscribe at i-hit na po yung button bells para update po kayo sa mga bagong videos na i-upload po natin. So, guys, maraming salamat. So, let's go. Puntahan natin yung drilling para ma-explain ko po sa inyo kung ano talaga yung drilling. So, tara na, samahan niyo ako. Guys, ito na explanation. What is drilling rig? What does drilling rig mean? Drilling rig meaning definition and explanation. So, ang drilling ay isa sa mga ginagamit noon. A drilling rig is a machine that creates hole in the earth subsurface. Drilling rigs can be massive structures housing equipment used to drill water wells, oil wells, or natural gas extraction wells, or they can be small enough to be moved manually by one person, an arco called yager. Drilling rigs can sample subsurface minerals, deposits, test rocks, soil and groundwater physical properties, and also can be used to install subsurface fabrications such as underground utilities, instrumentation, tunnels, or wells. Drilling rigs can be mobile equipment mounted on trucks, trucks or trailers, or more permanent land or marine-based structures such as well platform, commonly called offshore oil rigs, even if they don't contain a drilling rig. The term rig, therefore, generally refers to the complex equipment that used to penetrate the surface of the earth crust. Small medium-sized drilling rigs are mobile such as those used in mineral exploration drilling, blast hole, water wells, and environmental investigations. Larger rigs are capable of drilling through thousands of meters of the earth's crust using large mud pumps to circulate drillings, mud or slurry, through the drill bit and up the casing annulus for cooling and removing the cuttings. While a well is drilled, hose in the rig can lift hundreds of tons of pipe. Other equipment can force acid or sand into reservoirs to facilitate extraction of the oil or natural gas. And the remote location there can be permanent living accommodation and catering for crew, which may be more than 100. Marine rigs may operate thousands of miles distant from the surface. So, hello guys, this is a control area, how to operate system. So, itong nakikita natin, ito yung tinatawag na brake, how to up and down. So, ipapakita ko po sa inyo yung tinatawag na rotary. Ito, ipapakita ko sa inyo. Yan ang tinatawag na rotary. Yun ang umiikot upang bumabaon yung dinitrailing. So guys, papakita ko po sa inyo itong tinatawag na width indicator. Dito malalaman natin kung gaano kabigat o ilang tonelada ang bit-bit ng tubo sa ilalim. So itong mga tubo na to, may haba siyang 10 meters. So may laki siya na 4 inches. So yung sa baba naman na casing, may haba siya na 14 meters. So may laki siya na 16 inches. So yan ang inuhulog pagkatapos na ng butas o madidrilling. So, yan namang sa unahan na papakita ko sa inyo, yun ang tinatawag na mga samples. So, yun ang mga nakukuha sa ilalim na mga lupa. So, tinitingnan po ng geologist yan kung meron bang tubig o ano bang sistema sa ilalim. So, yun ang makikita naman natin, yun ang tinatawag na tricone na rock bit. So,
Depending on the size, may 12 inches, may 20, may 19, 17. Depending on sa government o sa magpapabutas sa inyo kung gaano kalaki yung butas na gagawin. So yan, may butas dyan na papasok yung tubig sa loob ng tricone bucket. So ito yung rig na to, hindi naman siya gaano kalaki. Ito yung tinatawag na Speedstar 40. So may haba siya, may taas siya na 15 meters. So dito tayo, pupunta tayo sa bandang area sa pump. So papakita ko po sa inyo yung tinatawag na post rod. Yan ang nagpo-post upang may tutulak yung tinatawag na binto na ito. May halo siyang mix doon sa loob upang i-inject sa ilalim ng butas upang maahon yung mga tinatawag na cutting o yung mga tinatawag na mga nadidrilling. So ayan, makikita natin kung gaano kataas yung rig. So guys, explain ko po sa inyo, itong tinatawag, yung nakikita natin, yun naman ang mud pump. So dyan hinahalo po yung chemicals o yung tubig upang sipsipin dito sa ito sa bomba. Ito namang nakikita natin, yan ang bomba. Yan ang pump upang sumisipsip ng tubig upang i-inject papunta sa ilalim upang mahon yung mga buhangin o yung nadidrilling sa ilalim ng mga bato. So this is the automatic transmission. Ito yung transmission na nagpapaikot sa buong mga gamit o buong mga gears dito sa loob. So may dalawang makina siya, main engine and pump engine. So itong kable na to, dito makikita natin yung kable. Ito yung bumubuhat sa ilang toneladang drill pipes o yung mga collars. So ang haba niyan hanggang papunta sa taas. So makikita natin ng mga guys na talagang medyo mahirap talaga ang drilling. So karamihan sa atin, hindi pa natin alam kung ano ang drilling. So ang depende yan sa hukay, hukay ng 2,000 meters o mahigit sa 10,000 kilometers o ganun ka lalim yung bubutasin. So ito mga kadena, yan naman ang iikot sa tuwing pinapaandar yung tinatawag na hydroworks o drawworks. Dito ang dito naman sa ilalim yung mga tinatawag na clutch area. So yung umiikot kasi nagdi-drilling siya. So mga lodi, dito tayo papunta sa tinatawag na circulation. Ito naman ang galing sa ilalim. Yan naman. Yan na umahon siya papunta sa ibabaw. So inaahon niya yung mga cutting, so yung din-drilling sa ilalim upang makikita malabas yung mga dumi sa ilalim. So yung sa gilid-gilid na side by side, yun naman ang mga cuttings na naahon niya galing sa ilalim. Depende yan sa pag-drilling. So itong nadidrilling na dito nasa 500 meters pa ang lalim. So punta tayo sa mud. Ipapakita ko po sa inyo kung ano talagang purpose ng mud pump. So itong tinatawag na mud pump. So dito, hinahalo ang mga chemicals, halimbawa mga oxido o bentonite, iba't ibang mga chemicals ang hinahalo kung in case kung magka-troubleshoot. So ito ang tinatawag na bentonite. So mahigit siya 25 kilos bawat isang kiss. Ito naman ang tinatawag na mixers. So dito hinahalo yung chemicals upang maihalo dyan sa mud pump. So ganito ang trabaho sa drilling. So halos pagkapare-pareho lang ang mga drilling, water wells, oil well rigs, o depende sa mga gamit ng pag-drilling. So marami-rami kasing kaibahan ng pag-drilling. So sa langis, sa oil, pero pare-pareho lang sila ng mga unit. Ang lalim lang ang naiiba at saka yung pang-drilling. So guys, maraming salamat sa inyong panonood dito. Sana'y magustuhan niyo po itong ginawa kong video at saka mag-subscribe po kayo. Maraming salamat.
At saka itong nakikita natin na rig, ito lang ang medyo umuukay lang siya ng mga 3,000 meters. So hindi siya kalakihan, hindi din siya maliit. So maraming salamat po sa panonood niyo. Mabuhay po tayo.